So hello guys, andito na naman kami ni Jess sa taas. Dahil nga naboboring sa siya sa baba at makulit siya doon. Ayan, so inistorbo niya ang kanyang lola na busy sa dot-dot doon at nanonood din siya. So ayaw niyang paistorbo. Kaya naman ako lang ang pwedeng magbantay sa anak ko. So kaya naman inakyat ko siya habang hindi pa malamig yung simoy ng hangin guys. Dahil nga may araw. So it's been 1 week guys na tuloy-tuloy na yung araw. Alam niyo yun, kahit malamig, ang maganda is nagkakaaraw everyday. Ayan. So kung makikita nyo, andun naman ang aking walang katapusang sampay. Everyday yan guys, ang aking mga sampay. So for today's video guys, pag-usapan natin yung isang comment na naman. Hindi naman siya basher. Ano lang niya, parang yun lang siguro yung akala niya. So may kanya-kanya naman tayong opinion, no? So ako hindi ko naman sila tinitake na basher talaga. Binibigyan nga nila ako ng content guys eh, kasi nagkakaroon ako ng idea para magkaroon ng topic ba na pag-uusapan, no? So ang kanyang comment dito guys, sabi niya, hindi ko sure kung anong video yun, yung kanyang comment. So sabi niya dito, real talk, sabi niya, kay madami di nagtatagal pag Indiano ang asawa. So mukhang Bisaya si madam, no? So, nireplyan ko naman siya, guys. Ang sabi ko naman, hahaha, well, I don't agree, sabi ko naman. Kasi maraming Pinay ang may forever sa Indians. Mas loyal pa sila sa ibang lahi, in my experience. So, in my experience lang naman yun, guys, no? Ayan. So, pero dumadami, sa totoo lang, guys, dumadami ang Pinay na nakakapag-asawa ng Indian, which is nakakatuwa. Ayan, kasi ang dami kong, ang daming nag-PM sa akin, guys, kung paano ang requirements, ganyan, kung okay ba dito sa India tumira, ayan, kung anong mga documents ang kailangan nilang i-provide para makapunta ng India. Ayan, so ang daming nag-PM sa akin guys, nag-PM pa hanggang ngayon ng requirements, mga ganyan. So sa abot ng aking makakaya naman, nire-replyan ko sila lahat. So sinishare ko yung mga experience ko at yung mga documents na hinanda ko rin noon dahil nga dumaan din ako doon, no? So ayun yung aking reply sa kanya. Then nag-reply ulit siya, sabi niya, jowa mo itik. Bakit hindi mawala-wala yung itik words na yan, no? So hindi na lang, kahit si Mr. guys tawang-tawa sa salitang yan, itik. Ayan, so hindi na nawawala talaga basta sinabi mong Indiano ang nasa utak na ng mga Pilipino. Karamihan naman is Pilipino, no? Itik. Ayan, so dahil nga wisik-wisik daw kung maligo ang mga Indiano, which I don't agree guys, kasi hindi totoo yan. Kasi in my experience ulit sa aking family circle dito sa India, hindi sila ganun maligo na wisik-wisik. So hindi lahat talaga. So yun ang sabi niya, jowa mo itik, swerte mo if totoo sila at di ka alilain at buong family kasama mo sa bahay nila at magdamit ka ng damit nila at di ka makauwi ng Pinas kahit gusto mo. Sabi niya, sa rare lang daw ang nagtatagal. Ayan. So yun yung last reply niya sa akin. So nireplyan ko naman siya guys. Ano ba yung reply ko sa kanya? So ang reply ko naman sa kanya, well, kami lang mga Pinay na nandito ang makakapagsabi niyan. So in my experience again, dito, dahil nga sa dito guys sa bahay, 'di ba? Nababanggit ko sa inyo na may cleaners kami. So sa kusina lang talaga, tsaka sa dusting kami nagtutulungan ng aking mother-in-law. Ayan. So kung sino ang nag-aalaga kay Jess, siya yung isa ang nasa kitchen. Kung sino ang nasa kitchen, siya yung nag-aalaga kay Jess. So ganun yung routine namin ng aking biyanan dito, guys. So dahil nga may taga-linis kami ng bahay, except ang dusting guys. So, yun yung ko dito, experience ko. So, hindi ako inaalila dito. So, I'm sure maraming Pinay ang hindi rin inaalila. May mga
Pinay na mas piniling sila ang gumawa sa loob ng bahay dahil nga ang mga katulong dito guys, yung mga tagalinis, bara-bara kung ano, magtrabaho. So hindi ka rin matutuwa sa ano nila, paglilinis nila. So wala ka namang ginagawa, mas gugustuhin mo na rin lang talaga na ikaw ang maglinis. So in my experience guys, yan din ang sinasabi ko kay Mister. No problem sa akin kahit ako ang maglinis dito or maghugas ng mga plato. Kasi in my observation sa kanila, hindi malinis yung kanilang paglilinis tsaka paghuhugas ng mga plato. So, dahil sila yung tumatanggi, then wala akong magawa. Pero pag may time na hindi sila pumapasok, guys, syempre, no choice ako. Ako ang gagawa. O minsan si mother-in-law ganyan. So, tulungan lang talaga kami ng aking biyanan, guys, sa mga gawain dito. So, ayun nga. So, sabi niya doon, very rare lang daw nagtatagal pag asawa ang Indiano. So, ang masasabi ko dyan is maraming may forever sa Indiano, guys. Marami akong kakilala through online na masaya sa buhay, may asawang Indiano. So, masaya kami, masaya sila. Ayan. So, kami lang ang makakapagsabi niyan. So, ang pag-uwi naman sa Pinas, well, wala namang pumipigil sa amin, guys. Basta may budget, ano? So, yung iba, hindi ko alam, choice na rin siguro nila na hindi magbakasyon ng Pinas. Pero sabi ko sa kanya, in my experience, sa ako nga, di ba, planning to take vacation kami guys ni Jazz habang wala pa siyang 2 years old. So, ang purpose ko dun guys, habang wala pa siyang 2 years old, igagrab namin yung time na yon, yung pagkakataon na yon na wala pa siyang ticket. Kasi nga ang mahal ng ticket guys, yung dalawa na yung ticket namin. Ayan, so igagrab ko talaga yon. So, pinipilit ko si Mr. Guys, which is payag naman sila. I think payag naman sila, basta may OCI kami. So, planning ko apply kami ng OCI ni Jazz para less gastos, ay less expenses din, ano? Yun, nabanggit ko sa kanya na planning to vacation kami ni Jazz. Sana, praying pa rin na matuloy kami ni Jazz. Ayan, at sana makakuha kami ng OCI bago yung plano na yan, guys. So, ayun, so masasabi ko kay ate, wag po nating lalahatin. Yun ang mahirap sa atin kasi nilalahat natin. Ano? So hindi natin alam yung mga sitwasyon ng ibang kababayan natin na may struggle sa kanilang Indian family, ganyan. So may mga cases na ganun guys. Pero sabi ko nga sa kanya, well, isa ako sa maswerte na sinasabi mo dahil hindi ganyan ang aking Indian family. So, hayan lamang ang ating vlog for today, guys. Hayan, napahaba na ang ating vlog. So, nagbabantay kasi ako kay Jazz, guys. So, thanks so much for watching again, guys. Sana huwag kayong magsawang suportahan ang aming small page and channel sa aming YouTube. Ayan. So, bye, guys. Jazz, anak. Bye-bye na, please. Nilaro na yung tile. So, bye, guys.